the point na sabihin natin sobrang ano na, na-stretch out ko na lahat ng mga kailangan gawin. Yeah, I do message Sheba. If kailangan ng tulong ng bawat isa, binibigay naman namin. Lalo na ngayon, under one umbrella naman eh. Ngayon nga kapatid, sa ganda ng ipinapakita nitong Onyx PH, may mga nagsasabi nga kapatid na di umano maihan tulad mo nga ang laruan ngayon ng Onyx PH dito sa Onyx Indonesia. Totoo nga ba kapatid na tinutulungan ng Onyx Indo itong Onyx PH ngayon? At totoo nga ba na dahilan kung bakit natalo ng Onyx PH itong ang ipibren nung nakaraan ay dahil sa tulong nga nitong Onyx Indonesia na mother team ng Onyx PH? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara, nung nakaraan nga kapatid ay sobrang solid nga nang ipinakita nitong kuponan ng Onyx PH, yung tipong yung mga world champ nga ang kanilang tinalo. Nandito nga itong kuponan ng Epibren na kung saan kakakampyon lang yan nung nakaraan dito nga sa world tournament ng MLBB, at sinira nga ng Onyx PH ang winning streak ng kuponan na yan. Nandito rin itong kuponan ng Echo PH na world champ din noong M4 kapatid, na kung saan win streak din itong ang kuponan ng Echo PH. Kaya naman nang dahil dyan kapatid, marami nga ang nagsasabi ngayon na di umano tinutulungan nga ng Onyx Indonesia itong kuponan ng Onyx PH. May mga nagsasabi kasi kapatid na di umano scrim partner nga nitong ang Onyx PH ang kanilang mother team. Kaya naman marami nga ang natututunan ng mga miyembro ng Onyx PH sa pagkakataon na ito. Siguro yung bagay na yan kapatid ang nakatulong sa kanila kung paano nga nila natalo itong kuponan ng Epibren. Pero syempre sa tingin ko kapatid, hindi dahil sa tulong nga nitong nila Coach Sheb at yung mga miyembro ng Onyx Indonesia kung bakit natalo nila itong Epibren. Dahil syempre ilang beses na nga natalo ng Epibren itong Onyx Indonesia, paano nila o paano sila makakapag-suggest dito nga sa Onyx PH kung paano tatalunin ang Epibren kung hindi nga nila mismo matalo ang kuponan na yan. Sa scrim lamang nagtutulungan ang dalawang yan kapatid, kumbaga give and take. May mga natututunan itong Onyx Indonesia dito nga sa Onyx PH, may mga natututunan din itong Onyx PH dito nga sa kanilang mother team na Onyx Indonesia. Kahit nga nasabi nitong ni Coach Wynat kapatid sa kanilang post-con interview nung nakaraan na di umano since nasa one umbrella na lang daw itong ang Onyx Indo at Onyx PH, ay hindi na nga nila papairalin ang kanilang pride at magtutulungan nga sila. Syempre sino ba naman ang magtutulungan dyan, ba? Diba? Hindi kayo lang din mga magka-sister team. Siguro ang Onyx PH pa nga ang kailangan magturo dito nga sa Onyx Indonesia kung paano nga matatalo itong Epibren. Dahil syempre ang lineup nga ng Onyx PH H ang nakatalo dito kapatid. Kumbaga maraming ang masasabi itong sila Coach Wynat sa tunay na kinaan nitong Epibren. Pero syempre alam naman natin kapatid na hindi nga sapat ang isang talo ng Epibren para masabi natin na na-decode na talaga ang kahinaan nitong kuponan na yan. Marami pang alas ang Epibren, at pagdating sa drafting nga kapatid, hindi na uubusan yan. Kumbaga maraming strat na tinatago itong kuponan ng Epibren, kung ano ang effective ngayon, yun at yun pa rin ang kanilang ginagamit, at hindi nga nila ginagamit yung ibang strat nila na ginamit nila dito nga sa laban nila kontra sa Onyx Indonesia dito nga sa M5 maging dito sa Games of the Future. Kaya naman kahit nga itong si Coach Sheb kapatid ay nababaliw din dito nga sa drafting ni Coach Daki. Diyan pa lamang kapatid ay sobrang laki na nga ng kalamangan nitong kuponan ng
ng Epebren. At syempre, alam din natin kapatid na ang tunay na laban nga dito sa MPLPH ay hindi sa regular season. Marami na kasing mga koponen ang nangunguna sa regular season, pero pagsapit ng playoffs, dito nga nabobokya ang mga ito. Lalong-lalo na nga itong koponan ng Onyx PH. Basta, wag lang sila mapipressure sa kanilang ang mga laban. May pag-asa ang mga ito magkampyon, pero kung sakaling pagsapit pa nga ng playoffs kapatid, dito pa nga magkandaleche-leche ang Onyx PH, baka dihado pa sila pag nagkataon. May mga koponan din na nangingibabaw dito nga sa playoffs, kumbaga sa regular season nagpapabugbog, pero pagsapit ng playoffs, dito na nga talaga nagiging halimaw ang mga ito, kagaya na lamang itong Blacklist International nung nakaraan. Ganito rin yung siste sa Blacklist kapatid, na kung saan nasa kalagitnaan nga ng regular season bago nga mag-step up itong si Rene J sa kanyang laruan, hanggang umabot nga sila sa playoffs at nagtuloy nga ang kanilang kampanya hanggang umabot sila dito sa grand finals. At sana ganyan din ang ipakita ng Blacklist ngayon, kumbaga ang tunay na laban talaga kapatid ay pagsapit ng playoffs at hindi ngayong regular season. Much better pa nga kapag natatalo kayo, dahil syempre wala na nga yung pressure ng win streak sa inyo kapatid, kumbaga kahit pagbalibalik na rin mo pa, aalagaan at aalagaan mo pa rin ang win streak mo, at nakaka-pressure ngayon sa Epebren na wala na nga yung ganong pressure. Pero dito sa Onyx PH, nasa kanila ngayon ang pressure ng pagkakaroon itong win streak. At bukod pa nga dyan kapatid, halos balagbagin nga nila ang kanilang mga kalaban ngayon dito nga sa MPL, dahil halos lahat nga ng kanilang nakalaban kapatid ay 2-0. Tanging Echo pa lamang ang nakakatalo sa kanila, pero nabawian nga nila ang mga ito nung nakaraan sa ikalawang pagtatapat ng Onyx at Echo. At sana rin kapatid ay hindi nga maubusan itong koponan ng Onyx PH pagsapit ng playoffs, dahil baka pagsapit ng playoffs na ilabas na nga lahat ng Onyx PH ang kanilang alas, abay GG talaga ito kapatid, lalong lalo na nung nakaraan nang ilabas nga nila itong Claude at Louie na kombinasyon sa pag-clear ng minions na panibagong strat nga nila kapatid, na kung saan marami nga ang nagsasabi na dapat daw sa playoffs na ito inilabas ng Onyx PH, pero ngayon nga agad ito inilabas na kung saan marami nga ang gagaya niyan. At syempre rerespetuhin talaga yung mga Louie play ng Onyx PH. Ayon nga dito sa assistant coach ng Onyx PH na si Eto Max, dati raw talagang Louie nga itong si Super Prince, kaya naman effective nga yung laruan na yan ng Onyx PH. Kung atin ding matatandaan kapatid, noong exe pa lamang ito ngang sila Eto Max hanggang mag-Smart Omega, isa nga sa mga playstyle nila ay yung paggamit ng Louie. At ngayon nga ay naipasa nila ito sa kanilang mga players, at naging effective nga ang laruan nitong ni Super Prince sa ganyang playstyle. Kumbaga fit na fit nga yung strat na yan sa lineup ngayon ng Onyx PH, dahil kahit sinong koponan nga ang gumaya niyan kapatid, kung hindi rin ito magiging successful, abay wala rin. Pero syempre, ngayong regular season nga kapatid, kahit maglabas ng maglabas ang strat itong Onyx PH, kung talagang malakas nga ang mga ito kapatid, may tinatago pang ang bala ang mga ito pagsapit ng playoffs. Sa ngayon, ang mga nakikita nga nating mga koponan na posibleng magkampyon ngayong season na ito kapatid ay ang Onyx PH, Epebren, Echo, RSG PH, ang apat na yan kapatid, yung mga posibleng pumasok din dito nga sa Grand Finals. At masasabi ko talaga kapatid na nasa mabuting kamay tayo para dito sa paparating na MSC 2024, at malaki talaga yung tsansa na makuha nga natin ang kampyonato muli dito nga sa MSC, na minsan nangang nakuha ng bansang Indonesia sa koponan ng Onyx Esports.
match. Sa lakas nga ng top 4 natin kapatid, malabo, matalo ang mga ito. Baka mag PH versus PH na naman tayo sa Grand Finals. Kaya naman sa tingin ko, gagawa at gagawa nga itong si Munto ng paraan para nga hindi magkaroon ng PH versus PH pag nagkataon. Dahil syempre alam naman natin na ang gusto nga ni Munto na magkampiyon sa international tourna ay ang bansang Indonesia. Dahil syempre mas hype nga ang laruan doon at bukod pa nga dyan, marami nga ang sponsors ng mga ito. Kung magkakampiyon pa ang mga ito kapatid, lalapitan pa ito lalo ng mga naglalakiang sponsors at good nga yun para dito kay Munton. Dito kasi sa Pinas kapatid, kahit tayo nga ang tinaguriang kampiyon sa buong mundo, mas umunti pa nga ngayon ang sponsors dito nga sa MPLPH na nakakalungkot din talaga. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.